Pagod na lumabas nga si Clara sa establishmentong pinagtatrabahuan niya. Oras na nga ng uwian niya sa trabaho bilang regular nurse sa isang government mental institute. Clara, hindi ka ba sasama sa amin? Weekend naman bukas eh. Tara na sa bar. Diyan lang naman sa malapit. Aya nga sa kanya ni Tonya, nurse nga rin ito na kasama nga niya sa trabaho. Umiling naman si Clara. Sa susunod na lang, kailangan kong umuwi ng maaga eh. Sagot nga niya rito. Nang tuluyang umalis na nga ang mga katrabaho, nagpatuloy na nga sa paglalakad si Clara. Patungo na nga sana siya. Sasakayan upang maghanap nga ng tricycle nang isang matanda ang nakapukaw nga ng atensyon niya. Nakaupo ito sa hagdanan, papasok nga ng ospital. Mukhang pagod nga ito dahil nga puno nga ng dumi at grasa ang damit nito at hindi maikakailang. Nakakaawa nga itong tignan. Lola, hindi pa po ba kayo uuwi? Magsasara na po yung building namin. Aniya sa matanda. Ang mabuti pa ho, umuwi na kayo sa inyo. Dagdag pa nga ni Clara. May pagkain ka ning? Hindi pa kasi ako kumakain eh. Ani naman ang matanda. Nanlaki ang mata ni Clara. Wala nangang natira sa pagkain niya kaninang tanghali. Bumakas ang awa sa kanyang mukha lalo na nang mapansin nga niyang parang nangihina na nga talaga ang matanda. Naubos na po kanina, Loli. Ganito na lang po. Ibibili ko na lang po kayo ng pagkain dyan sa malapit. Aniyan nito sa matanda. Talaga? Naku kay buti mo namang bata, iha. Gusto ko makdo. Bulalas pa nga ng matanda. Dahilan para pumait nga ang ngiti ni Clara. Pangkarinderya lang kasi ang pera niya. At nakuha pa talagang pumili ng matandang pulubi kung saan nga nito gustong kumain. Malayo na po yung McDo eh, kaya dyan na lang po tayo sa malapit. May karinderya po dyan na masarap. Mura pa. Tara na po. Aya nga ni Clara sa matanda. Nang marating nga nila ang kainan, ay pinag-usog nga ni Clara ng upuan ng matanda. Ano po palang pangalan nyo? Tanong nga ni Clara. Ako si Cora. Sagot naman ng matanda. Pinagmasdang mabuti ni Clara si Aling Cora. Gusto niyo po ba ng matutuluyan? Tanong nga rito ni Clara. Lumawak nga ang ngisi sa labi ng matanda. Naku, wala akong bahay. Tumitira lang ako sa kalsada. Patitirahan mo ako sa inyo? Ani pa nga ng matanda na siyang ikinangiwinga ni Clara. Iniisip pa nga lamang niya na dalhin sa kanila si Aling Cora ay naglalaro na nga sa kanyang isipan ang magiging reaksyon ng kanyang ina. Ganto na lang po. Ngayong gabi, dadalhin ko po kayo sa bahay tapos bukas ng umaga, dadalhin ko po kayo sa malapit na pwedeng paghinga natin ng tulong. Wika nga ni Clara. Malaki-laki rin ang nagastos niya sa matanda dahil nga sa dami ng pagkain ni in-order nga nito. Inisip na nga lamang niya na siguro nagutom talaga si Aling Cora dahil nga sa buong araw na pamamalimos. Huminto ang sinasakyan nilang tricycle sa harap nga ng bahay nila Clara. Nakapatay na nga ang ilaw, senyales nga natulog na nga ang kanyang ina. Dito ho kayo sa kwarto ko ha. Huwag lang ho tayong maingay para hindi magising si nanay. Bukas ho, maaga tayong aalis. Ani nga ni Clara habang kinukumutan nga ang matanda sa kanyang kama. Napaliguan na nga niya ito at kinuhanan nga ng damit mula sa kanyang ina sa hindi pa nga nila naliligpit na mga nilabhan sa sala. Clara, tanghali na. Wala ka bang balak bumangon riyan? Sus Mariose, palasdis na ng tanghali ah. Sigaw nga ni Aling Nora mula sa kanilang kusina dahilan upang mabulabog nga si Clara. Nang maalalang matandang inuwi nga niya, kagabi ay dali nga siyang napabangon sa higaan. Lola, nasan po kayo? Mahinang tawag nga ni Clara. Sa matanda nagbabaka sakaling nagtago lamang ito, ngunit walang sumagot sa kanya. Nay, wala ba kayong napansin nitong umaga lang? Tanong nga ni Clara sa kanyang ina nang makababa nga siya mula sa kanyang silid. Wala naman. Bakit may ginawa ka na namang kalokohan no? Naku Clara ha, huwag mo sa akin sabihin na nagdala ka ng lalaki dito kagabi. Pinandilatan pa nga siya ng kanyang ina. Pabirong umirap naman ang dalaga.
Si nanay talaga? Wag na nga lang po. Tatalikod na nga sana siya nang may bigla nga siyang naalala. Ah, pero nay, bibili po ako ng pandesal sa kanto. Pangiti-ngiti pa nga nitong sambit. Oo nga pala, at nang makapag-almusal ka na, marami kasi akong tinapos na labahan kaya hindi ako nakalabas sa tindahan kanina. Ito ang 100, isaulin mo ang sukli. Habang naglalakad patungo nga sa tindahan, napaisip nga si Clara. Naisip nga niyang siguro, panaginip lamang ang lahat nang nangyari kahapon. Lalo pat sobra nga siyang napagod sa trabaho. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan na ang kaibigang si Tonya. Hello Clara, bakit? Ang aga mo yatang napatawag ah. Bungad nga ni Tonya sa kabilang linya. Inayaw mo ba ako sa bar kagabi? Ani nga ni Clara. Oo naman, kaso tumanggi ka. Sabi mo uuwi ka ng maaga. Bakit mo natanong? Pakiramdam mo ba nag-hallucinate ka? Naku girl, umayos ka at mental institute pa naman ang pinagtatrabahuan natin. Biro pa nga ni Tonya. Pinatay na nga ni Clara ang tawag ng makarating nga sa malapit na panaderya. Halos lutang nga siya nang maglakad nga pa uwi nang merong magarang van na huminto nga sa gilid niya. Anak ka ng tutubi. Gulat na sambit nga niya, dakma ang dibdib sa sobrang pagkagulat. Anak ka ng, ang lapad ng daan o manang kura. Halos mahulog nga ang panga ni Clara nang bumuka nga ang bintana at iniluwa nga noon ang matandang kagabilang tinulungan niya. Magandang umaga Clara, bati nga ng matanda. Mayroong bumaba nga upang pagbuksan ito ng pinto, bumungad nga kay Clara ang magara nga nitong suot at mga alahas na halatang mamahalin. Biglang yaman ka ata manang kura. Nakavan ka pa, parang kagabi lang nakaupo ka sa harap ng mental ah. Munting ngiti nga ang matanda sa naging reaksyon nga ni Clara. I'm here to thank you Clara. Sa dinami-rami ng taong dumaan doon ay ikaw lang ang bukod tanging tumulong sa akin. Ang totoo ay isa lamang yung pagpapanggap. Ang tunay kong pangalan ay Rowena. Ani nga ni Aling Cora sa pagkakakilala niya. Lakas makagara ng pangalan ah. O sige, Manang Rowena, anong kailangan niyo po sa akin? Nagugutom na ho kasi ako eh, kailangan ko na hong umuwi. Kung hindi po, kurot ng nanay po ang sasalubong sa akin. Wika pa nga ni Clara habang tumawa nga ng bahagya. Huminga ng malalim ang matanda. I am Rowena Alvarez and I am here to offer you something, Miss Montes. I want you to be my heiress. As in, tagapagmana. Sa kabilang banda, naikwento nga ito ni Clara sa kanyang ina. Ano? Tagapagmana ba ka mo? Halos pasigaw pa nga nasambit nga ni Aling Nora. Wala ba yung mga kamag-anak para gawin kang tagapagmana ng basta-basta? Bumuntong hininga si Clara. Mayaman at sikat sa lungsod ang mga Alvarez nay. Parang hindi nyo naman po alam. Sagot nga ni Clara. Yun nga mismo ang punto ko. Pwede namang sa kamag-anak na lang. Bakit sa'yo pa na hindi naman niya kaano-ano? Paano kung human trafficking pala? Kapag pumayag ka sa gusto nila, may hindi magandang mangyari sa'yo. Ano lang giit pa nga ng kanyang ina. Masyado silang mayaman para sa ganun kababaw na dahilan, nay. Saka, syempre pumayag po ako. Pagkatapos ko po sa trabaho, ay doon po ako pansamantalang uuwi. Sagot nga ni Clara. Sigurado ka bang hindi ka mapapahamak dyan? Umiling naman si Clara. Eh nay, sabi niya kulang-kulang na 20 million daw po yun eh. Paano po kung totoo? Minsan lang po yung ganun na oportunidad. O siya, kung yan ang gusto mo, saka na sa tamang gulang ka na, tumayo ka na dyan at kumain. Wala ngang nagawa ang kanyang ina kundi sumang-ayon na nga lamang. Oportunidad yon para kay Clara. May 5 buwan nga siya para sa misyon na yon na sa tingin nga niya makakaya nga niyang lampasan. Hindi nga siya madaling magkagusto sa lalaki. Sa dami ba naman ang nanligaw nga sa kanya noon, alam niyang malabo siyang magkagusto maliban na lamang sa mga lalaking nasa libro na nababasa niya. Nais nga niyang maiahon sa kahirapan ng kanyang inay.
kaya wala namang masama kung susubukan niya. Samantala, nagagalak akong pumayag ka sa alok ko sa iyo, Iha. Bago natin pag-usapan ang kondisyon, maupo ka muna. Giniyanga ng Donya paupo sa malambot na sofa si Clara. Manang, pakikuha naman po ng maiinumang bisita natin. Ano ba ang gusto mong inumin, Clara? Paglingon nga nito sa dalaga. Naku, tubig lang ho. Medyo nakakauhaw lakarin yung labasan nyo. Eh bakit ho ba? Ang layo ng mismong gate nyo sa bahay. Pabirong tanong nga ni Clara habang haplos ang kanyang leeg. Nakakatawa ka talagang bata ka, Iha. Natawa na nga lamang ang Donya bago ito naupo sa kaharap na sofa. Mabuti pa ho kayo natutuwa sa akin, pero hindi ako kinukurot. Eh si nanay ho, kanina pa ako sinisigawan. Ang lakas po mangurot nun eh. Reklamo nga ni Clara habang nililibot nga ang tingin sa paligid. Mabuti naman. At pumayag ang nanay mo na dito ka muna tumira sa akin. Dito ka pa naman uuwi. Ani nga ni Donya. Naku, sabi nga ho ni inay, huwag niyo na po akong isoli. Sandaling nahinto ang Donya. Biro lang ho. Bawi nga ni Clara. Kanina pa nga ito tawa ng tawa dahil nga sa kakulitan ng dalaga. Ilang taon na nga rin bago naging ganito kaingay ang mansyon nila. At dahil nga yun kay Clara, tiyak, mabibigyan nga ng kulay ang mansyon nila dahil nga kay Clara. Heto na ho ang tubig, ma'am. Inilapag ng katulong ang baso sa babasaging lamesa. Magpasalamat si Clara. Ilang taon ka na pala sa pinagtatrabahuan mo, Iha? Tanong pa nga ng Donya. Mag-iisang taon pa lang po. Tumangutang ang Donya. Maya-maya pa ay dumating na nga ang isang nakauniformeng lalaki at mayroong inabot na envelope kay Donya Rowena. Ito ang papeles. Nakasaad dyan na masasawalang bisa lamang ang kontrata sa oras na lumabag ka sa kondisyon ng kasunduan. Hanggat naririto ka sa akin, wala kang dapat na problemahin. Kung pwede pa nga lang na hindi ka na magtrabaho. Ngunit ikaw pa rin naman ang bahala sa bagay na yun, Iha. Paliwanag nga ng Donya. Kunot noong sabi nga ni Clara, siya nga po pala, nabanggit niyo po sa akin na mayroon naman po kayong apo na pwede ninyong bigyan ng mana, Ma'am Rowena. Pero bakit po napili niyo pa pong bigyan ako? Takang tanong nga ni Clara. Palaisipan nga sa kanya ang bagay na yon. Bakit siya na hindi man lamang nito kaano-ano? Nagpakawala na nga lamang ng malalim na buntong hininga si Donya Rowena. Naku, sakit sa ulo ang batang yon. Sa katigasan ng ulo ay alam kong hindi magandang ibigay sa kanya ang lahat ng meron ako ngayon, Iha. Wala siyang pakialam sa kung ano man ang kahinatnan niya. Ang gusto lang noon ay magsaya. Ni ayaw magtrabaho at puro pagwawaldas ng perang ginagawa. Sagot nga ng Donya. Pero kahit na ganoon, masasabi ko na magandang lalaki ang apo kong yon. Kung kaya't sana tumupad ka sa kasunduan at huwag mahuhulog ang loob mo sa kanya. Nagkakaliwanagan ba tayo, Clara? Dahil kung hindi, mapapasawalang bisa ang kasunduan natin. Marahang tumango nga ang dalaga. Malinaw pa po sa sapa, Ma'am Rowena. Maila po ako sa lalaki kaya paniguradong hindi mahuhulog ang loob ko sa apo nyo. Buong tapat pa nga nasagot nga ni Clara. Teka, ano po palang pangalan ng apo nyo? Grandma, I'm home! Sigaw nga nito. Napaawa nga ang bibig ni Clara at ang Donya naman napapikit na nga lamang ng mariin. Oh, nandito kami sa sala, Jeric. Sagot nga ng Donya, hilot nga ang sentido. At pwede ba? Huwag kang sumigaw dahil aatakihin talaga ako sa puso dahil sa pagkagulat. Hindi ka na nahiya rito sa bisita natin. Pangaral pa nga ng Donya sa kanyang apo. May bisita po tayo? Ani nga ng binata. Nilingon nito si Clara. Anak ng amiga nyo, bakit parang napulot sa kalye? Sad pa nga ng lalaki. Sumingkit nga ang mga mata. Mestizo, maganda ang build ng katawan. Makakapal ang kilay at malantik ang pilik mata. Nakasuot ng itim na polo, slacks at Balenciaga nga ang brand ng sapatos. Halatang yayamanin. Nakatayo nga sa gilid ni Clara ang apo ni Donya Rowena
na si Jeric Alvarez. Reto niyo ba to sa akin, Grandma? Alam niyo naman po ang tipo ko, di ba? Sexy saka expensive ang pananamit. Ano ba tong napulot niyo? Mukhang common po na nakikita sa tabi-tabi. Angal pa nga ni Jeric habang pinapasadahan ng tingin si Clara. Huminto ang tingin nito sa umbok at biniyayaan nga niyang dibdib. Hoy, tumigil ka, Jeric. Hindi narito si Clara para maging asawa mo. Gait naman ng Donya. Mamisi si Jeric sa narinig. Mabuti naman po pala kung ganun. Eh ano po? Kasambahay? Pwede siyang private cleaner sa kwarto ko. Hindi yan mapapagod dahil halos bilang naman ang araw ng pag-uwi ko rito. Banat pa nga nito. Masama nga ang tingin nga rito ni Clara. Ngayon, naiintindihan na nga niya si Doña Rowena kung bakit hindi nga ito sang-ayon na gawin nga siyang tagapagmana. Si Clara ang magiging tagapagmana ko, Jeric. Kaya't huwag mo siyang aalipustahin dahil sa kanya ko ibibigay ang lahat ng meron ako. Mariing sambit pa nga ng Doña. Halos lumuwang naman ang mga mata ng binata ng dahil sa narinig. Grandma, hindi nyo kaano-anong babaeng yan. Ako po ang apo nyo. Kaya bakit nyo naman po siya pamamanahan? Angal pa nga ni Jeric habang madilim nga ang tingin sa nakanguso na ngayong si Clara. Hindi ito ang panahon para pag-awayan natin to, Jeric. Tinanong kita dati, hindi ba? Pero ni hindi ka man lang nagkaroon ng interes na asikasuhin ang kumpanya. Giit pa nga ng Doña. Pero hindi naman mawawala ang yaman nyo kahit hindi na ako magtrabaho kung sa akin po ninyo ibibigay. Hindi tayo mamumulubi. Sagot pa nga ng pasaway na si Jeric. Tinuro nga siya ng Doña. Yan! Yan mismo ang dahilan kung bakit si Clara ang napili ko. Hindi ka marunong mag-isip. Ngayon, alam kong narito ka dahil may kukuhanin ka na naman sa kwarto mo. Pumunta ka na doon. Marami pa kaming pag-uusapan ni Clara na importante. Taboy nga nito sa kanya. Mariin nga ang tingin at animo'y hinihingal sa galit nga si Jeric bago nito nilisa ng sala. Kinagabihan ay naging abala nga si Clara sa pag-ayos ng gamit niya sa kwartong inilaan nga para sa kanya ng Doña. Bukas ang pinto at nakasuot lamang siya ng maluwag na t-shirt at tanging undergarment lang nito ang suot pang ibaba. Hindi alam ng dalaga na nakasandal pala sa pinto ng kanyang kwarto si Jeric habang pinagmamastan ang kanyang bawat kilos. Ganda naman pala ng katawan eh. Gulat na napalingon nga si Clara. Binaba nga niyang tingin sa sarili at hinila nga pababa ang suot na shirt upang matabunan ang kanyang hita. Huwag ka nang mahiya, hindi ko naman nakita. Nakangising sambit na nga lamang ni Jeric. Manyak ka, manyak! Inis pa nga na saad nga ni Clara. At ako pa talaga ang masama ngayon. Iniwan mong bukas ang pinto. Babae ka, kahit sinong lalaki hindi tatanggi sa ganyang klaseng katawan. Pili yung saad pa nga ni Jeric at nilakbay ang paningin. Palapit nga sa kanya. Napahakba nga patras si Clara. Tell me, miss, I'm interested to know who you are. Aminin mo sa akin na nandito ka para lamang sa kayamanan ng pamilya namin. Anong pinainom mo sa lola ko para kunin kanyang tagapagmana? Nang gagalaiting bigkas nga ni Jeric na halos sakalin na nga nito si Clara dahil nga sa talim ng mga salita niya. Choice yun ang lola mo. Palaba naman na saad nga ni Clara. Napangisi nga si Jeric. O baka naman ngayon inaakit mo rin ako para doble ang makuha mo sa pamilya namin. Tuluyan na ngang bumangga at napaupo nga si Clara sa kama dahil papalapit nga lang papalapit sa kanya si Jeric. Ngayon, sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya habang ganun nga ang posisyon nilang dalawa. Gamit nga ang hintuturo ay inangat nga ng binata ang baba ng dalaga. Unti-unting inilapit nga ni Jeric ang kanyang mukha rito nang Ma'am Clara, ay sus Mariosep, nariyan pala kayo sa kwarto ni Ma'am Sir. Bulalas nga ng isang kasambahay na nakakita nga sa kanila. Nahalos magkapatong na nga. Tumuwid nga sa pagkakatayo si Jeric at muling nilingon nga si Clara. Muling nakita nga ng dalagang umangat ang sulok ng labi nga nito bago ito walang pasabing lumabas ng kwarto. Napalunok ng mariin si Clara. Anim ay kinabahan nga siya
nang walang hinto sa pagkabog ng marahas ang kanyang dibdib. "Ma'am, kakain na raw po dito," aningan ang katulong. "Manyak ka talaga," bulong nga ni Clara bago tuluyang tumayo para bumaba. Mabilis na lumipas ang ilang linggo, napagtanto nga ni Clara na minsan lang kung umuwi si Jeric sa mansyon. Siya ang madalas nakakausap ng Donya bago nga siya pumasok sa trabaho at tuwing uuwi, at nakikipagkwentuhan nga ito sa kanya. Siya nga pala Clara, simula next week ay may mga pupunta rito sa bahay. They will train you on how to become a fine lady. Marami ka pang kailangan malaman, lalo na't mamanahin mo ang malaking parte ng kayamanan ko. Ani nga ni Doña Rowena. Ang ibig sabihin po ba noon, kailangan ko na po munang huminto sa trabaho? Pero paano po yun? Alalang saad pa nga ni Clara. Ikokontak ko ang hospital kung saan ka nagtatrabaho. Rest assured na kapag hindi ka nagtagumpay dito, ay makakabalik ka sa trabaho mo kaagad nang maayos. Paninigurado nga ng Doña. Tumango na nga lamang si Clara. Sige po, pumapayag po ako. Alam ko namang mapagtatagumpayan mo ang misyon na to, iha. Lalo pa ngayong nakilala mo ng pasaway kong apo. Kampante akong hindi mauhulog ang loob mo sa kanya. Ani nga ng Doña. Tumango si Clara. Sa bastos ba naman ang pakikitungo nito sa kanya, paniguradong bagsak na nga ito sa kanyang standards. Tsaka, hindi nga type ni Clara si Jeric. Yun ang sinasaisip niya. Tama ho kayo. Ang mga tipo ko talaga kasi ay yung mga gentleman at may magandang pananaw sa buhay. Hindi naman po ganun ang apo niyo eh. Sagot pa nga ng dalaga habang umirap. Napatawa na nga lamang ang Doña. O siya, magbahinga ka na muna. Alam kong pagod ka kaya umakyat ka na sa kwarto mo. Ani nga nito. Sa pagkaan ng mga araw, unti-unti na ngang nasasanay si Clara sa mansyon, ngunit hindi sa presensya ni Jeric. Gusto ko ng gatas. Ani nga nito, makagagaling nga lamang sa kanyang kwarto. Nakaternong pajamas nga ito habang kusot ang mata. Bakit sa akin mo sinasabi? Di magtimpla ka. Matapang nasagot naman ni Clara sa lalaki't hindi na nga lamang umimik si Jeric, kaya naman nanibago nga siya. Nakagawian kasi nitong inisin siya. Ngunit ngayon ay masyado nga itong tahimik. Aalis na nga sana si Clara para bumalik nga sa kwarto niya nang biglang mamatay ang ilaw. Biglang mayroong katawan na yumakap sa kanya mula sa likuran. Manyak, bitawan mo nga ako! Natigilan na nga lamang si Clara nang maramdaman nga niya ang panginginig ng binata. Madilim, ayoko ng madilim! Nanginginig nga na sambit ng binata sa kanya. Bumuntong hininga si Clara at sa isip-isip nga nito, sus, sa laki ng katawan at pagiging hambog na manyak, takot pala sa dilim. Walang naging choice si Clara kundi ihatid nga ang binata sa sarili nga nitong kwarto. Napag-alaman nga niyang takot pala ito sa dilim at walang ibang liwanag na makita dahil nga sa past trauma. Salamat, pasensya na kung nayakap kita, nabigla lang ako. Mahinang sambit nga ni Jeric. Next time kasi, magdala ka ng flashlight ha. Baka kasi hindi alam ni Manang na may tao pala doon kaya niya pinatay ang ilaw. Matulog ka na sa kape, di ba? Magbrief ka naman. Napabuntong hininga na nga lamang siya nang maisara nga ang pinto. Kanina kasi, naramdaman nga niya itong dumampi sa pwetan niya. Dumating ang araw ng pagsisimula nga ng training ni Clara. Dumating ang etiquette teacher na hinar nga mismo ng Doña para sa kanya. Ani nga nito, marami nga siyang kailangan matutunan bilang tagapagmana. Good morning, Clara. Nandito ka pala. Pinagdala nga pala kita ng cookies. Inilapag nga ni Jeric ang tray ng pagkain sa ibabaw ng coffee table. Si Manang ang gumawa niya na. Dinala ko lang kaya huwag kang masyadong kiligin. Humalakip-kip nga si Jeric sa lamesa. Bakit hindi ka nagsasalita? Inirapan nga ito ng dalaga habang hilot ang paa niyang makailang beses na natapilok kanina sa heels. Alam mo Jeric, alam ko namang pinagalitan ka lang ng lola mo kaya ka mabait ngayon sa akin.
Huwag na tayong maglokohan pa dito. Prank ang sagot nga ni Clara. Hindi ah. Normally kahit anong pangaral ang gawin sa akin, ni Grandma, hindi naman ako nakikinig. Napagtanto ko lang talaga na mali ako. Dapat kong tanggapin na hindi ko na talaga makukuha ang pamana ko. That's why I'm being nice to you. Dagdag pa nga nito. Bumundong hininga na nga lamang si Clara. Saka nga ito tumayo para inumin nga ang tubig sa kusina. At hinayaan nga si Jeric na kumain ng meriendang dala para sa kanya. Sa isang linggong training, labis ngang napagod si Clara. Grabe, ang hirap pala nito. Gusto ko lang naman ng magandang buhay ah. Nakahilata pa nga rin ito sa kama at inaayawan nga ng katawan niyang bumangon dahil nga sa pagod nang bumukas nga ang pinto. Ano ba, Jeric? Hindi ka ba marunong kumatok? Bulyaw nga niya dito. Saka pwede ba? Patungan mo ng salawal yung boxers mo. Sorry, na-excite lang kasi ako. Bumangon ka na dyan at magbihis. Lalabas tayo. Nakangiti ngang Aya ng lalaki sa kanya. Sorry. Saan? Saan tayo pupunta? Tanong nga ni Clara. Nagiging sobrang feeling close na ito sa kanya simula nung interaction nga nila nung namatayan nga ng ilaw. Mamamasyal tayo. Dali na, bihis ka na. Ani nga ni Jeric. Hihintayin kita sa labas. Sad pa nga ng lalaki. Kumunot noo nga ang babae. Teka, pumayag ang Donya na ilabas niya ako? Bakit sobrang feeling close ngayon ng lalaking yun? Well, I think rest dito. Ayokong mabulok dito at buong araw na mag-training. Ani nga ng dalaga sa kanyang isipan bago nga bumangon para makapagayos. Suot na nga niya ang isang floral dress at flat shoes na dala nga ng wardrobe ng kanyang lola. Paano pumayag ang lola mo na isama mo ako mamasyal? Nagtatakang tanong pa nga ni Clara bago siya pumasok nga ng sasakyan nang pagbuksan siya ni Jeric. Naninibago pa nga siya kung paanong ang manyak at bastos na lalaki noon sa paningin niya ay naging mabait ngayon. Simple lang. Sinabi kong iingatan kita kapag pumayag siyang sumama ka sa akin. Crush mo na ba ako? Ngayong mabait na ako sa'yo? Pilyong saad pa nga ni Jeric. Alam mo ang hangin mo. Saad nga nito, pero nakatingin nga ito ng natatawa nga sa mukha ng binata. Umandar na nga ang sasakyan at nagpatuloy nga sa pagkukwenta si Jeric. Si Clara naman, natatawa na nga lamang din dahil sa kung ano-ano nga ang sinasabi ng binata para lamang hindi sila maging awkward sa loob ng sasakyan. Nandito na tayo, ani nga ni Jeric. Anong ginagawa natin dito sa restaurant? Tanong nga ni Clara. Siyempre kakain, sagot ng binata. Ah, so dito mo dinadala ang mga nagiging girlfriend mo o kaya babae mo o si isa pa nga ng dalaga. Bumaba nga si Jeric, saka siya pinagbuksan ng pinto. Never akong nagkaroon ng girlfriend. Mga babae, oo. Pero kung magiging girlfriend, ikaw pa lang siguro. Seryosong sagot nga ng binata bago sinara ang pinto sa likod ni Clara. Parang merong kuryenteng dumaloy sa balat nga nila nang magkadikit ang mga to. Ano ba to? Date? Natatawa ang tanong pa nga ni Clara. Parang ganun na nga. Para itong breakfast date. Tara na sa loob. Alam kong gutom ka na. Aya pa nga nito sa kanya. Naging komportable nga si Clara habang kasama nga si Jeric. Kung umasta nga ito ay parang hindi ang unang Jeric na nakilala niya. Mabait na ito at palabiro. Nalilito tuloy si Clara kung sino ba talaga ang totoong Jeric. Gusto mo bang mamili ng gamit sa mall o manood ng sine? Pwede rin tayong mag-arcade. Total hindi lang naman pambatang lugar na yon. Sa park din at kung saan mo gusto. Suggestion nga ni Jeric. Pumunta na nga sila sa mga lugar kung kaya't kahit papaano ay nakatakas nga si Clara sa stress at pagod sa loob ng mansyon. Habang tumatagal ay gumagaan kausap nga si Jeric. Oh, bakit huminto ka dito? Sinipat nga ng tingin nga ni Clara ang simbahan nang huminto nga sila sa tapat. Balak mo magsimba? Magdarasal ka? Kumpisal sa dami ng katarantaduhang ginawa mo. Sinubukan nga niyang magbiro pero hindi nakaimik si Jeric na
nakatitig lang ito doon. Gusto mo bang pumasok muna? Naging marahan nga ang saad nga ng dalaga. Diyan kinasal ang mga magulang ko. Soon, diyan din ako magpapakasal. Saad nga ni Jeric. Bakit hindi ka na ngayon magpakasal? O di kaya bukas? Tingin nga ni Clara, gusto rin niyang maikasal sa simbahan. Ngunit hindi sa tulad nung mamahalin. Gusto mo ba ngayon? O di kaya bukas? Seryoso ngang tinitigan nga ni Jeric si Clara. Natila nangungusap nga ang mga mata na ito nga ang pakakasalan niya. Biro lang. Bawi na nga lamang ito bago pa man malagutan ng hininga si Clara dahil sa kaba na hindi nga niya inaasahang banat sa kanya ng binata. Balang araw, makakapasok din ako dyan kasamang babaeng magiging ina ng mga anak ko. Ani pa nga ni Jeric bago nga nagpakawala ng malalim na buntong hininga at muling pinaandar ang kotse. Nakarating nga sila sa mansyon ng madilim. Sana nag-enjoy ka at nakapagpahinga kahit papaano sa naging lakad natin. Umiti nga si Jeric nang pareho nga silang makababa ng sasakyan. This is my first time na mag-initiate ng date kaya sana hindi ka naging uncomfortable kasama ako. Nako, hindi no. Ang totoo niya nag-enjoy nga ako eh. Salamat ah. Okay ka naman pala eh. Keep up the pagiging mabait. Ani pa nga ni Clara sabay tumawa. Tinalikuran na nga ito at naunang pumasok nga sa mansyon. Maiwang tulala si Jeric. Ito ang unang pagkakataon na may pumuri nga sa kanya na alam niyang totoo at hindi pakitang tao. Nitong makanakaraan parang madalas sa kayong magkasama ni Sir Jeric iha. Maayos na ba kayo? Habang nasa kusina sila, ayun nga ang tanong ni Manang Berna, ang mayordoma ng mansyon. Mabait naman po pala si Jeric eh. Maayos naman po kasi kami. Minsan, tinutulungan niya ako sa mga pinagagagawa ko. Sagot nga ni Clara, yun bang mga pinapagawa sa akin ng etiquette teacher ko? Kinagabihan ay naisipan nga niyang tumambay sa veranda ng kanyang kwarto nang marinig nga niya ang tawag ni Jeric. Bukas kasi ang pinto ng silid niya kaya malaya nga itong nakakapasok. Nagdala ko ng gatas, pampatulog. Sabi kasi ni Manang, hindi ka pa bumababa mula nung matapos tayong kumain ng dinner. Wika nga ng binata. Tinanggap naman ni Clara yon at nagpasalamat. Ang peaceful dito paggabi no, ani nga ni Clara at nakatitig pa rin sa lights na decorations ng malawak na hardin sa harapan nga nila. Clara, paano pala kapag may nag-confess sa'yo tapos sinabing gusto ka niya, ano gagawin mo? Tanong nga sa kanya ni Jeric. Depende yon. Magkaiba ang sagot sa gusto ko at hindi ko gusto. Sagot nga ng dalaga. Paano pala kapag sinabi kong gusto kita? Tiritsahang ani nga ni Jeric. Dahilan upang mahulog nga ng dalaga ang baso sa ibaba at bumagsak sa marmol na sahig. Hoy, Jeric. Ano bang? Halos manigas nga ito nang tumayo ang binata at niyakap nga siya. Rinig niyang mabilis na pagtipok nga ng puso nito. Rinig mo yan? Tumitibok yan para sa'yo. Sa apat na buwan na nandito ka, palagi kong gustong dito umuwi para makita ka araw-araw. Gusto na kita, Clara. Diba nga, ikaw na ang minsang nagsabi sa akin na kapag gusto mong isang tao, hindi na yun nakadepende pa sa tagal niyong kilalang isa't isa. Kumalas nga ang binata sa pagkakayakap sa kanya at ipinato nga ang dalawang palad sa magkabila niyang pisngi. Ito ang unang beses na nagkagusto ko ng sobra. Matapos ay siniil nga siya nito ng halik. Sa gitna ng mga halik na yun, napangisi si Jeric. Tanghali nang magising nga si Clara na nakabalot nga sa kumot ang hubot-hubad nga niyang katawan. Ramdam niya ang sakit ng ibabang parte ng kanyang katawan nang paupo nga siya at hinanap nga si Jeric ngunit hindi niya ito nakita. Totoo ba ang naalala ko? So nangyaring lahat ng to? Nangyari ba talagang sinabi ko rin sa kanya na gusto ko siya? Clara, ano ba itong pinasok mo? Nasapo na nga lamang niya ang kanyang noo pagkatapos sabihin nga yon sa sarili. Alam niyang kung ano man ang nararamdaman niya ngayon ay labag yon sa kasunduan nila ng Donya. Manang, si Donya Rowena ho ba narito pa?
Matapos magayos ni Clara, bumaba na nga siya. Nasa library nga sa taas, iha. Tumango nga si Clara at nagpasalamat ka bago umakyat para puntahan nga ito. Habang nasa hagdan, rinig niya ang pag-uusap nila ni Jeric. Sumilip nga siya sa maliit na siwang nang bukas nga na pinto. Bakit ka nandito, Jeric? Prenteng upo nga ang binata sa maliit na sofa ng kanilang library. Nagawa ko na po yung gusto niyong mangyari. Laro yan, di ba? Nanalo ko, kaya makukuha ko na ngayon ang pamana ko. Sa akin naman talaga dapat yun eh. Saad nga ni Jeric. Mahinto ang Donya sa pag-aayos ng mga libro. Kung ang sinabi niya kasi kay Clara na kailangan niyang iwasan na mahulog ang loob kay Jeric upang makuha ang pamana niya, kabaliktara naman yon ang ipinusta nga sa apo. Sinabi nga nitong mababawi niya lamang ang pamana sa oras na mapaibig nga niyang dalaga at nagawa nga niya yung nang walang kahirap-hirap. Nanakit ka ng damdamin ng isang babae para lamang sayaman na makukuha mo? Nilingon nga siya ng Donya. Natahimik ang binata. Nag-iwas nga siya ng tingin sa kanyang lola. O tunay kang nagkagusto sa kanya, pero sinasabi mo lang ngayon na nanalo ka sa lorok para lamang makuha ang mamanahin mo. Nagtaas nga ng kilay ang Donya. Hindi mapalagay ang mga mata ng binata dahil tama ang kanyang lola. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkagusto nga talaga siya kay Clara, pero in denial lamang siya. So kung ganun, mahal mo na nga pala talaga si Clara. Hindi sumagot si Jeric sa halip, tumayo na nga lamang siya. Basta, nanalo po ako. Dapat next week, wala na siya dito. Ani na nga lamang nito bago tuluyang nilisan ang kwarto. Hindi makapaniwala si Clara sa narinig. Nagtago nga siya bago pa man malaman ni Jeric na narinig niya ang usapan nila ni Doña Rowena. Nanikip ang dibdib ni Clara, saka siya bumalik nga sa kanyang kwarto at humiga sa kama para magtaklob ng kumot. Clara, tara labas tayo. Bumukas nga ang pinto at ani may walang nangyari. Pumasok si Jeric at tinabihan siya. Bakit ka pa nagtataklob ng kumot? Come on, nakita ko na yan. Pinilit ngang takpa ni Clara ang kanyang bibig upang hindi nito marinig ang kanyang sinasabi. Hihintayin kita sa baba, magbihis ka na. Sad nga nito. Ang mga huling salitang sinabi nga ng lalaki na mahal niya ito ay nag-e-echo sa tenga nga ng babae habang nag-aayos ng mga gamit at isinilid ang lahat ng yun sa maleta. Alam niyang aalis nga si Jeric at saka nga siya pupuslit kapag nakaalis na nga ito. Bitbit ang papeles, tinungo nga niyang library. Doña Rowena, kumutok nga ito bago pumasok. Inilapag nga niyang envelope sa lamesa. Ano to, Clara? Gulong tanong nga ng matanda. Void na po ang kontrata. Hindi na po pwede yan. Panimula nga niya. Nagkagusto na po ako sa apo niyo, kaya wala na pong bisa ang kontrata. Mukhang nagbago na po ang apo niyo. Kaya niya na pong panindigan ang kung ano man ang ibibigay niya sa kanya. Pasensya na ho talaga kung binigo ko kayo. Hindi naman po kasi para sa akin talaga ang pamana na yan. Ngayon din alis na po ko. Walang imik ang Donya, manglisanin nga ni Clara ang library. Sa pinto ng kanyang kwarto meron ngang note na alam niyang galing kay Jeric. May emergency sa trabaho. Labas tayo mamayang gabi. It's a date. Last na to, promise. I love you. Love, Jay. Napahikbi na nga lamang si Clara nang mabasa ang mga yun. Alam niya na hindi nga nila magagawa kung ano man ang nakasulat doon. Hindi niya alam kung alin sa mga ipinapakita ni Jeric sa kanya ang totoo, pero isang bagay lang ang alam niya. Tapos na ang role ko dito. Pati na ang role ko sa maikling panahon na magkasama tayo. Plano mong paibigin ako at nagtagumpay ka, Jeric. Ngayon, makukuha mo na ang bagay na gusto mo. Kaya ano pa ba ang ginagawa ko rito? Kailangan ko nang umalis. Pulong nga ng dalaga sa hangin bago niya sinulatan ang likod ng sticky note at idinikit nga sa pinto bago siya tuluyang umalis. Uwi ka sa probinsya? Ani nga ng ina ni Clara sa kabilang linya ng telepono.
Kasalukuyan nga siyang nakasakay ng bus patungong probinsya nila. Alam niya kasing hahanapin nga siya ni Jerry kapag umuwi nga siya sa kanila. Palilipasin ko lang po ng isang buwan, Nay. Uuwi din po ako, sagot nga ni Clara. Pero hindi nangyari ang bagay na yun. 2 linggo pa lang ang lumipas na laman nga niyang buntis siya. Lalo nga siyang nagkaroon ng rason para hindi umuwi. Nang isilang nga niyang bata, muling bumalik nga ang takot sa puso nga niya. Kamukhang kamukha ng tatay niya. Wala man lang nakuha sa itong anak mo. Alam mo ba ang pamahiin na kung sino ang mas nagmahal ay siyang magiging kamukha ng sanggol? Puri nga ng kanyang lola sa mukha ng isinilang nga niyang sanggol na babae na pinangalanan nga niyang Celine. Mabilis na dumaan ang panahon. Nang 5 taong gulang na nga si Celine, naisipan nga ni Clara umuwi sa kanila. Doon, mababantayan ng kanyang ina ang kanyang anak habang magtatrabaho nga siya. Hindi na kasi kayang tustusan ng pagtulong niya roon sa palengke bilang pambili ng pangangailangan nga ng bata. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Yung 1 buwan ay naging 5 taon pa, Clara. Mabuti na nga lang at dumadalaw dito ang ibang mga kamag-anak natin. Kaya hindi ako nababagot. Pabalik-balik yung si Jeric dito nung umalis ka. Halos pag umaga na nga dyan sa labas. Mabuti na nga at napagod din. Hindi ko kayang sabihin kung saan ka nagpunta. Kwento nga ng kanyang ina. Kamusta na ho siya, Nay? Muling bumalik nga kay Clara ang mga alaala nga nilang dalawa. Mukhang okay naman siya pero balita ko may sakit ata ang donya dahil sa katandaan. Saad nga nito? Balita ko rin minana nga ni Jeric ang lahat ng ari-arian. Kapag nakita nito ang bata, magugulat siya tiyak. Kamukhang kamukha niya eh. Iisiping umalis kang dalaga at umuwi kang nanay na rin. Pabirong ani nga ng kanyang ina. Hindi mapigil ang malungkot ni Clara. Si Doña Rowena, nagkasakit nga. Ngunit wala siyang nagawa. Kung ano man ang plano mo, Clara, hindi kita pangungunahan. Pero andito ako palagi para tulungan ka, para buhayin si Baby Celestine. Wika nga ng kanyang ina. Muling nag-apply nga ng trabaho si Clara sa dati nga nitong pinagtatrabahuan. Nang makabalik nga siya, ay madalas na ngang maiwan sa kanilang bahay si Celine kasama nga ang lola nito. Nay, nakauwi na po ako. Nahinto nga sa bungaran ng pinto si Clara nang tumama nga ang kanyang tingin sa bulto ng isang lalaking nakaupo sa sofa ng kanilang sala. Anong ginagawa niyan dito, ma? Sambit nga ng dalaga. Clara, tumayo nga si Jeric. Namumungay ang mga mata nito na nakatitig nga sa kanya. May nakapagsabi kasi sa akin na nakauwi ka na. E ano ngayon? Ang dami mo naman yatang connection dito kung ganun. Anong ginawa mo? Binayaran mo? Walang emosyon, sabi nga ni Clara. Lumapit nga ang ina ni Clara sa kanya upang pakalmahin siya. Ma, si Celine, bulungan niya. Huwag ka mag-alala, tulog siya na sa kwarto, sagot ng kanyang ina. Clara, mag-usap naman tayo. Kahit sandali lang, please. Kahit 1 minuto lang. Pagmamakaawa pa nga ni Jeric. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Gabing-gabi na, kaya mas mabuti pa umuwi ka na. Giit nga ng dalaga. Siya nga pala. Congrats! Natalo mo ako, remember? Sinadya mo kong akitin nang sa ganun makuha mo ang mana. Nakuha mo na ang gusto mo. Kaya ano pang ginagawa mo dito? Hindi ba't dapat magsaya ka na lang dahil umalis ako? Dagdag pa nga ni Clara. Clara, magpapaliwanag ako. Naputol nga ang sinasabi ni Jeric. Mama, nakauwi ka na po. Isang maliit na boses nga ang nagmula sa hagdan. Maliit nga ang hakbang ni Celestine habang kusot-kusot ang mga mata. Pumali nga ang ulo ni Jeric nang makita nga ang bata. Halos lumuwa naman ang mga mata ni Clara nang akmang tatakbo upang puntahan nga si Celine nang hawakan nga siya ni Jeric sa bulso. Bakit mo hawak ang kamay ng mama ko? Ani nga ng bata. Tumakbo nga ito at yumakap nga sa bewang ng kanyang ina. Nang tumingala nga ito, ay masuri nga siyang tinitigan ni Jeric. Mama, pagod ka na po. Tulog na po tayo sa taas. Inaantok pa nga na aya nga ng babae.
Umuwi ka na, Jeric. Wala kang mapapala sa pagpunta mo rito. Saad naman ni Clara at hinawi ang pagkakahawak nga sa kanya ng binata. Hindi pa rin nakaimik si Jeric. Napapikit na nga lamang ng Marie ng dalaga. Oo, Jeric. Pero please, umuwi ka na. Aniya, naani mo'y alam na nga niya kung anong itatanong nga sa kanya ng binata. Walang imik na napatras na nga lamang si Jeric at nilisan nga ang bahay nila. Ganun lang. At wala man lamang sinabi. Tara anak, matulog ka na ulit. Ipaliliwanag ni Mommy bukas, okay? Tumangutang na nga lamang si Celine bago sinandal ang ulo sa balikat ng ina. Makalipas ang mga araw ay madalas nakakatanggap nga si Clara ng groceries at bulaklak na iniiwan nga ni Jeric sa labas ng pinto nila. Hindi mo pa rin ba kakausapin ang tatay ng anak mo, Clara? Alam mong naaawa din ako dyan kay Jeric. Wika nga ng ina ni Clara habang naghahanda nga sila ng almusal. Hayaan niyo ma, mapapagod din yan, sagot naman ang dalaga. E bakit hindi niyo muna pag-usapan ng maayos? Alam din niya ang bata, Clara. Maghahangad din yun ng pamilya. Huwag mo naman sanang ipagkait sa kanya ang karapatan niyang magpakaama para kay Celine. Puna nga ng kanyang ina. Natahimik na nga lamang si Clara. Naisip nga niyang baka lalo nga siyang sumobra sa paglayo niya kay Celine mula sa ama nito at pati na nga ang bata ay masaktan pa. Isa na namang panibagong umaga nang maagang magising nga si Clara dahil nga sa ingay nga sa kusina nila. Rinig nga niya ang tawa ng kanyang ina. Nay, anong ginagawa mo dito? Lasang ngiti, kumunot nga ang noon ni Clara nang maabutang nakasuot nga ng apron si Jeric. Apron na madalas nga niyang gamitin sa tuwing nagluluto siya. Good morning, breakfast? Dala ko ng grocery saka malapit na ring maluto ang paborito mo. Pag-iba nga ni Jeric sa usapan. Ang tanong ko ay kung bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko na sa'yong umalis ka na? Bakit? Andito ka pa rin. Baka mamaya maabutan ka rito ng anak ko. Bulyaw pa nga ni Clara. Tinulak nga ni Clara palabas ang pinto si Jeric. Nang sumunod na mga araw, ganun pa rin lalo, hindi pa rin ito tumitigil sa pagpapabalik-balik nga sa bahay nila para makita nga sila ng anak niya. Alam mo, kung mahahawakan lang din kita sa tuwing itutulak mo ko palabas ng bahay, mas lalo akong gaganahang magpabalik-balik dito. Kung inaakala mong hihinto ako dahil lang tinataboy mo ko, Clara, nagkakamali ka. Para akong boomerang na the more na itapon mo, palayo babalik at babalik pa rin sa'yo. Kumindat pa nga ito bago nga niya tuluyang pinagsarhan ng pinto. Mama, sino po yun? Napatalon nga sa gulat si Clara nang sumulpot nga sa kanyang likuran si Celine. Wala anak, pusa ng kapitbahay. Balik ng balik eh, kaya tinaboy ni Mama. Halika na kumain ka na muna bago kita ihatid sa school. Ilakay nga nito ang bata patungo ng hapag. Ma, sundin ko muna si Celine sa school ah. Paalam nga ni Clara isang araw sa ina. Hindi nga siya pumasok ngayon sa trabaho dahil nag-leave nga siya. Ay kabayo! Napitlag na nga lamang sa gulat si Clara nang magbukas nga ang pinto at bumungad nga sa kanya ang anak. Sa tabi nga nito ay si Jeric na may dalang mga groceries. Mama, sinundo po ako ni Tito Jeric. Malawak nga nang umiti si Celine. Tito Jeric? Hindi makapaniwalang ulit nga ni Clara sa sinabi ng anak. Opo, saka po nag-buy po kami ng food sa toys. Marami po rin sa loob ng car. Pagbibida pa nga ni Celine sa kanyang ina. Pilit na natawa na nga lamang si Clara. Ako ang nagpasuyo kay Jeric na suntuin si Celine sa eskwelahan, Clara. Celine, halika na at bibihisan ka ni Lola sa taas. Apo, kaagad namang tumakbo nga ang bata patungo sa kanyang Lola nang tawagin nga siya nito. Ikinuwento nga ni Celine ang magagandang laro ang binili nga sa kanya ng kanyang Tito Jeric. Look, Clara, hindi ako nagpumilit na sunduin ang bata, okay? Wala rin naman akong ginagawa kaya pumayag na ako. I enjoyed being able to spend time with her. Bumili kami ng mga groceries tapos mga laruan. Sinubukang magpaliwanag ni Jeric.
Ano ba talagang pakay mo, Jerica? Hindi ka ba napapagod? Salamat sa paghahatid dito sa anak ko. Ngayon, kung may pinimili ka, ay iwan mo na lang ulit sa labas ng pinto. Naririndi ako sa pagmumukha mo. Umirap nga si Clara bago nga ito tuluyang pinagsarahan ng pinto. Katulad nga ng lagi nga niyang ginagawa. Akala niya, sa pamamagitan nga nun ay matatapos na, pero hindi pala. Isang umaga nagising na nga lamang siya dahil nga sa isang ingay mula sa kusina. Maaga pa nga nagluluto na nga ang kanyang ina. Animoy may kasama nga ito dahil nga sa lakas ng tawa. Ano na namang ginagawa mo dito? Bulyaw nga ni Clara nang maabutang na sa bahay na naman nila. Si Jeric na halatang nag-e-enjoy nga sa pagtulong sa pagluluto. Magandang umaga. Bati pa nga ni Jeric at hindi pinansin ang pagsasangit ni Clara. Clara, hinaan mo naman ang boses mo at baka magising si Celine. Napuyat pa naman yung bata kagabi. Wala namang ginagawang masama rito si Jeric eh. Huwag niyo na ulit hayaang makita kayo ng batang nag-aaway ha? Pangaral nga sa kanya ng ina. Dahilan para mapairap nga si Clara. Parang si Jeric ang anak nito kung kampihan niya. Siya nga pala. Bumili ulit ako ng mga laruan. Ano bang favorite character niya? Sa cartoons or Barbie? Napairap na nga lamang sa kanyang isip si Clara. Rapunzel ang paborito niya. Sagot naman ng dalaga. Kaya pala ang haba ng buhok niya no? Hindi mo pinuputulan no, trim lang. Tanong pa nga ng binata. Trim lang. Iiyak kasi yun eh kapag binutulan. Sagot naman ni Clara. Habang naghahanda nga sila ng almusal, bumalik nga si Clara sa kanilang kwarto nang marinig nga niya ang tawag sa kanya ni Celine nang magising ito. Hello, Tito Jeric, nandito ka po ulit? Ani nga ni Celine kay Jeric nang iupo nga siya ng kanyang ina sa upuan. Tumango naman si Jeric sa anak. Napansin niya rin ang pagkakalintulad nga nilang dalawa. Mommy, bakit po nandito ulit si Tito Jeric? Wala po ba siyang bahay? Inosenteng tanong nga ni Celine. Napangiwi na nga lamang si Clara. Nang lingunin niya si Jeric, animoy sabik nga itong tawaging ama ng bata. Merong ibinulong nga si Clara sa anak. Matapos yun, sinenya sa niya ang bata na bumaba at pumunta nga ito sa gawi ni Jeric. Inangat nga ni Celine ang parehong kamay. Karga po! Ngiti nga ng bata at napalunok naman si Jeric sa kamarahang inangat nga ang bata. Bumulong ito sa kanya. Daddy! Ani ni Celine na nagdulot nga ng mainit na haplos sa puso nga ng kanyang ama. Salamat Clara. Ani nga ni Jeric. Tanghali na at kasalukuyan nga silang nasa balkonahe ng kanilang bahay. Tungkol sa nangyari noon. Ano pa nga bang magagawa ko? Ang kulit mo eh. Alam kong lumabag ako, Jeric. Kung minahal man kita, choice ko yon. Pinili kita at yun ang dahilan. Nang pagkawalang bisa ng kontrata kaya umulis na nga lamang ako. Natalo ako. Tinanggap ko yun ang buong puso. At tinanggap ko rin na palabas lang lahat ng pinakita mo sa akin. Para sa'yo naman talaga yun eh. Alam kong para sa'yo ang mana. Sagot nga ni Clara. Magkaharap nga sila ng upuan at sa gitna ang isang maliit na wooden table. Clara, mahal kita. Kung sasampalin mo ko ngayon, hindi ako magre-reklamo. Yes, nung una gusto ko ng pamana. Pero habang iniisip ko yun, ay balak ko sanang totohanin ang sa ating dalawa. Habang kasama kita, nagde-daydream ako na sana sa future kasama kita. Ang mali ko lang talaga, hindi ko nagawang ipaliwanag sa'yo. Sasabihin ko dapat pero naunahan mo ako. Paliwanag nga ni Jeric. Nawasak ako nung umalis ka. Pati nung nagkaroon si Lola. Kayo na lang ang meron ako. Mas narealize ko kung gaano kita kamahal. Dumating sa puntong naisip ko na wala pala talagang kwenta ang pera kung wala ka sa piling ko. Dagdag pa nga ng binata habang haplos-haplos ang nanlalamig na kamay nga ni Clara. Bunga ng kaba. Hindi galit sa'yo si Celine. Pwede mo siyang dalawin anytime. Pwede mo rin niya uwi. Basta dapat, ibalik mo sa'kin. Pwede tayong magsalitan sa pag-aalaga sa bata kung gusto mo. Pwede mo siyang dalhin sa inyo para may makasama ka. Wika nga ni Clara. Pero gusto ko rin bumalik ka sa'kin, Clara. Huwag mong isiping pumupunta ako dito. Dahil lang sa kanya.
Gusto kita sa buhay ko, please. Bumalik na kayo sa akin. Namumungay nga. Nasambit nga ng binata habang nakikipagtitigan sa kanya ng mata sa mata. Hindi makapagsalita si Clara. Nanatili nga siyang tahimik. Animoy may sariling buhay ang katawan niya. Tumayo nga siya at niyakap nga si Jeric habang nakaupo. Nahirapan ako, pero alam kong nahirapan ka din. Humigpit nga ang pagkakayakap sa kanya ng lalaki habang umiiyak. Alam kong nakakabaklang umiyak ng ganito, pero hindi ko maiwasan, Clara. Paulit-ulit kong sasabihin na mahal kita hanggang sa mahalin mo rin ako. Ani nga ni Jeric habang nakasubsob ang mukha sa tiyan ng dalaga. Mahal kita, Jeric. Noon pa man, hindi nagbago yun. Natakot lang talaga ako. Trust me, hindi ko alam na buntis ako nang umalis ako noon. Isa pa, natakot din ako na baka itaboy mo ang bata. At noong nakilala mo na, natakot ako na kunin mo siya sa akin. Saad nga ng dalaga. Of course not, Clara. Kung may kukunin man ako, kayong dalawa yun. At kung galit man ako, galit ako sa sarili ko dahil hinayaan kitang mawala sa akin. Sagot nga ng lalaki. Unti-unting dumidilim nga ang langit ng tahakin nga ng sasakyan nga nila. Patungo nga sa ospital kung saan nga naka-confine ng Donya. Tumango nga kay Clara, si Jeric, nang huminto na nga sila sa room. Doon nga, pinakilala nga nila ang apo ni Donya at sobrang saya naman ni Donya nang makilala nga ang kanyang apo. Donya Rowena, salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makilala ang apo niyo. Aasahan po ninyo na iingatan ko siya, pati na rin po ang anak naming si Celine. Ani nga ni Clara habang hinahaplos nga ang kamay ni Lola. Habang nagsasalita si Clara, marahang inilabas nga ni Jeric ang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya yun sa harapan nga ni Clara na natulala naman habang nakatitig nga sa kanya. Sa harap ni Mommy, na siyang naging dahilan para makilala kong babaeng hindi ko yung aasahang mamahalin ng ganito, gusto kong maitali ka sa akin at makasama habang buhay. Clara, will you marry me? Halos namula nga ang mata ni Jeric mula sa pagpatak ng luha mula rito. Marry him, please! Cheer naman ang batang si Celine sa tabi niya. Halos walang mapaglagyan nga ang tuwang nararamdaman ni Jeric nang tumango nga si Clara habang lumuluha. Inilahad nga ang kamay nito. Oo naman, pakakasalan kita. Sino pa ba ang iba kung pakakasalan sa tingin mo? Halos natawa na nga lamang si Clara bago pinagdikit ang labi nilang dalawa. I love you, Clara. Mahal na mahal kita. Paulit-ulit nga nasambit ni Jeric sa gitna ng mga halik. Mahal na mahal din kita. To the end power, Mr. Alvarez. Ngiti nga rito ni Clara. Sa harap nga ng taong dahilan ng pagkabuo ng storya nila, tuluyan nga nilang pinagdugtong ang buhay ng isa't isa sa pamamagitan ng singsing na siyang simbolo ng pagpayag niya bilang soon-to-be Mrs. Alvarez. Nang umuwi ay dumiretso nga sila Clara sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon nakatulog nga si Jeric sa kwarto nga katabi nga si Celine. Anong balak niyo ngayon? Kailan ang kasal? Sinasabi ko na nga ba at hindi mo matitiis ang man ang anak mo? Tignan mo nga at bumigay ka rin. Tudyo nga lang yun na ni Clara. Sabi ko naman sa'yo, kapag mahal mo talaga ang isang tao, wala kang hindi kayang gawin para sa kanya. Yung pag-alis mo pa lang para makuha niya ang lahat ng gusto niya, sakripisyo na ang tawag sa bagay na yon. Eh nay, balak po niya na lumipat na kami sa mansyon pagkatapos ang kasal sa susunod na taon po. Eh gusto po sana ni Jeric na sumama kayo sa amin kapag nakalipat na kami. Wika nga ni Clara sa ina. Kung yun ang gusto niyo, tatanggi pa ba ako? Gusto ko rin makasama ang apo ko. At isa pa, para makatulong pa rin ako sa inyo. Kahit na may asawa ka na, sagot ng kanyang ina. Gusto kitang isama, hindi para gawing kasambahay. Ayoko lang po na maiwan kayo rito ng mag-isa. Gusto namin kayong makasama lalo na kami, ni Celine. Niyakap nga ni Clara ang kanyang ina. Mahal na mahal ka ng nanay anak. Susuportahan kita kung saan ka masaya at masaya ako na ngayon. Natagpuan mo na rin ang tunay na kaligayahan.
Napapikit nga ang dalaga habang haplos ang kanyang ina sa likod. Mahal na mahal din po kita. Palagi kitang pipiliin bilang nanay ko. Mahigpit na yakap nga ni Clara ang binigay nga sa ina. Habang nagkakape nga sa veranda ng kanilang bahay, nakikipaglaro nga si Celine sa iba na itong pinsan habang nakamasid sa kanila ang kanyang mga magulang. May balak akong bilhing lupa sa isang isla. Malayo rito, sa kamagandang lugar. Balak kong magpatayo ng rest house. Bakit hindi natin puntahan sa summer? Kasama nga ni Celine. At ni Tita, para naman makalanghap ng sariwang hangin. Haplos nga ni Jeric, ang palad nga ng dalaga. Magugustuhan yun ni Celine, dahil sa probinsya rin siya lumaki. Saka bakit mo sa akin sinasabi pa lang tungkol sa bagay na yun? Nilungon nga ito ni Clara. Magiging asawa kita. Dapat lang na kinukonsulta kita. E di kausapin natin mamaya si Celine. Pero siya nga pala, Jeric. Hindi mo nakakwento sa akin kung nasan ang mga magulang mo. Pati na rin kung bakit takot ka sa dilim. Ano bang pinagmulan nun? Matagal na talaga akong nagtataka pero ngayon ko lang talaga naitanong sa'yo eh. Sa tanong nga ng dalaga bahagyang nahinto ang pagsimsim ng kape ni Jeric. High school ako nung namatay sila. Nanakawan ang bahay namin. At nung mga panahong yun, nasa kwarto ako nila mama at papa. Madilim, sobrang dilim. Takot na takot ako noon dahil nga sa ingay. Hanggang sa tumahimik, hudyat at nawala ng buhay ang mga magulang ko. Matapos nilang labanan ang mga magnanakaw na nanloob sa amin. After that, tumira na ako kasama si Lola. That's when I've changed. Kaya galit ako sa halos lahat ng nasa bahay at wala akong pakialam sa kahit na sinong nasasaktan ko. Kwento nga ni Jeric. Malumanay ang mata na nakamasid nga lamang si Clara sa lalaki. But now you have your own family. You have us. Kaya hindi mo na kailangan malungkot pa. Bubuo tayo ng pamilya. Ngumiti nga si Clara. Salamat sa pagintindi, ani nga ni Jeric. Salamat din sa paghihintay at tiwalang babalik ako sa iyo. Inilapit nga ni Clara ang labi sa noon ng binata upang mahalikan ito. Halos mapuno nga ng tao ang simbahan. Kulay puti ang tema ng kasal. Hile-hilerang bulaklak ang nasa bawat gilid ng daan. Ang mga bisita ay nakasuot nga ng mga puting kasuotan. Gayon din ang pari, lalo na nga ang groom na walang iba kundi si Jeric. Panyo pare, inabot nga ng best man ang panyo sa binata. Salamat, ani naman ni Jeric. Dahil walang ibang kaibigan, ay ang kasamahan nga ni Clara sa trabaho ang naturingan ding kaibigan ang nagsilbing best man ng kasal. Ito si Aaron, na siya rin kasintahan nga ni Tonya, na siya namang kasama nga sa mga bridesmaids na kaibigan nga ni Clara. Nagulat din ako nang tawagan ako ni Clara at ayaing maging best man ng kasal niya, ani nga ni Aaron. Sinubukan kong ligawan siya noon, pero alam mo, wala pa akong sinasabihang na friendzoned niya ako. Pero no hard feelings bro, masaya akong ikakasal siya sa iyo. Alagaan mo ha, pangarap yan ng bayan, yung mapapangasawa mo. Natatawang dagdag pa nga nito. Kahit walang magsabi sa akin, aalagaan ko siya pre. Deserve niya ang lahat ng magagandang bagay sa mundo dahil dalisay ang puso niya. Sagot nga ni Jeric. Mabuti naman, ang galing ding mamili nitong si Clara eh. Sa kasal ko kayo naman ang pumunta ha. Dala ka ng maraming regalo tapos gawin din kitang best man. Hirit pa nga ni Aaron. Sure, walang problema sa akin. Sagot nga ni Jeric dito at nakipagkamay pa. Tumugtog ang isang pamilyar na kanta makalipas ang ilang segundo. Marahan nga ang melodya ng kantang to kasabay nga ng marahang pagbukas ng pinto. Ayan na ang reyna mo pare. Tapit nga ni Aaron sa kanyang likuran. Halos magwala naman dahil nga sa lakas nga ng tibok ng puso ni Jeric. Parang panaginip to sa akin. Dati kinukwento ko lang sa kanya kung paano ko gustong maikasal sa simbahang to. Kung saan naikasal ang mga magulang ko. Pero heto na siya. Marahang naglalakad patungo palapit sa akin. Suot ang isang mahaba at puting traje de boda. Nakangiti siya sa akin habang hawak ang kumpol ng bulaklak. Teka,
Bakit ba ako naiiyak? Grabe, sobrang saya ko. Ito na ang pinakamamahal ko. Sa wakas, akin na siya. Ani nga ni Jeric sa kanyang sarili habang naluluha. Bakit ka umiiyak? Naku, Jeric ha. Nagsisisi ka na bang pinakasalan mo ko? Baka mamaya may sumigaw ng itigil ang kasal dito ha. Sabihin mo sa akin para naman hindi ako mabigla. Subukan mo lang. Sad pa nga nito. Huwag kang umiiyak, ano ba? Sige ka, iyak din ako. Alam mo ba yung mga artistang nagpapakasal tapos umiiyak? Naghihiwalay. Kaya please, stop crying. Dagdag na nga lamang ni Clara para patahanin nga si Jeric at para pagaanin ang loob nito. Napatawa na nga lamang si Jeric gaya nila King Badger tsaka Aljur. Hindi tayo maghihiwalay. And I won't dare to leave you here. Mamahalin pa kita. Sa tono nga ni Jeric, nahawa na nga rin ito kay Clara. Matapos ibigay ang kanya-kanya nilang vows, ay nagharap nga silang dalawa nang tuluyang sabihin ng pari ang "You may now kiss the bride." Nagnitian nga ang dalawa sa isa't isa nang tumakbo si Celine upang yumakap nga din sa kanyang mga magulang. "I love you both po, mama, papa." Malambing nga na wika ng bata. "Halina kayo, magpakuha tayo ng litrato na ko anak. Sobrang ganda mo ngayon. Hindi ko inaasahan na maabutan pa kitang ikasal. Akala ko kasi tatanda ka ng dalaga eh." Saad nga? Nang ina nga ni Clara. Napatawa na nga lamang sila. At ganun nga rin si Donya. "Alagaan mo tong unika iha ko. Kapag ito sinaktan mo, naku, lalagot ka talaga sa akin. At syempre sa akin din." Saad naman ni Donya. "Hindi po yun mangyayari. Dahil mahal na mahal ko po ang anak nyo." Wika nga ni Jeric, habang puno ng pagmamahal na nakatitig nga sa pinakamagandang babae sa kanyang buhay, walang iba kundi si Clara. Sa mga oras na yun ay sobrang galak nga ng kanyang puso dahil nga sa pagsubok na binigay sa kanila ng tadhana, nalagpasan nga nilang dalawa. Totoo nga ang paniniwalang kung para sa isa't isang dalawang tao ay umuubra ang sinasabi nilang second chance. Gaya nga ng oras, mabilis na lumipas nga ang dalawang taon. Tulala si Celine habang hawak ang isang storybook, ang pamangatay Beauty and the Beast. "May problema ba, Celine?" Tanong nga ng kanyang ina. Karga nga nito ang isang taong gulang na kapatid nga na lalaki na nagngangalang Justin. "Mama, ano pong ibig sabihin ng true love?" Inosenteng tanong nga ni Celine sa kanyang ina. "True love? Ito ay totoong pag-ibig na nag-uugnay sa dalawang tao, anak. Sa buhay natin, isang beses lang natin ito pwedeng maramdaman." Paliwanag nga ni Clara sa anak. "Talaga po? Kapag lumaki po ako, mararamdaman ko rin po ba yun?" Tinanguan na nga lamang ni Clara ang anak. "Kagaya yun ng sa inyo ni Daddy." "Di po ba, Mama? Si Daddy po ang true love nyo?" Hirit pa nga ng bata. "Oo naman. Ikaw talaga kung ano-anong nalalaman mo. Bata ka pa para sa bagay na yan ha." Pabirong po na nga ni Clara sa anak. Sakto namang dumating nga si Jeric. Dala nga ang paper bag ng pasalubong nga na hinihingi ng anak nila. "Daddy! Hamburger!" Tuwang-tuwa nga si Celine. Nagpakarga pa nga ito sa ama. Lumipas nga ang panibagong 4 na taon. Tuluyan na ngang tumuntong sa 5 taong gulang nga si Justin. Umupo nga siya sa hita ng kanyang lola na nakasakay nga rin sa wheelchair at hindi na nga kaya pang maglakad. "Maligayang kaarawan na po." Bati nga nito kay Justin na kagad nga siyang niyakap. "Thank you po, lola." Konyo nga nasabi nga ni Justin bagamat nasanay na nga ito sa wikang Ingles. "Say your wish na, anak. Ang gift namin sa iyo ng daddy at ate Celine mo ay nasa kama mo. Buksan mo yun pagkatapos ng party, okay?" Ani nga ni Clara. "Lord, ang wish ko po ay long life for grandma. Saka po kay mommy at daddy, ate Celine at iba pa pong part ng family, Lord. Give me more toys this year po and I wish na sana ganito po kami palagi. Happy and complete family." Napapalakpak na nga lamang sila habang pumapalakpak din si Justin.
Binlo na nga ang candle niya. Akalain mo yun, no? Sobrang saya ng naging buhay natin. Sasabi kong wala na akong mahihiling pa. Sumundal nga si Clara. Sa bisig nga ni Jeric habang haplos nga ang kanyang tiyan. Last na tong nasa tiyan ko ngayon na. Hirit nga niya sa asawa. Natawa na nga lamang si Jeric. Of course, ikaw ang masusunod dahil alam ko namang hindi madali ang pagbubuntis. But we'll get pregnant together again this time. Last na talaga to. Total may babae at lalaki na tayo. Sagot nga ni Jeric. Mamahalin mo pa rin ba ako? Kahit na tumaba ako ng sobra sa panganganak ko? Sumimangot nga si Clara. Oo naman. Kahit ano pang hugis ng katawan mo, hindi yun makakaapekto sa pagmamahal ko sa'yo. Mas gusto ko nga yun eh. Para wala na akong maaring kaagaw pa. Kapag nagiging maganda ka kasi sa labas, sobrang dami ng tumitingin sa'yo eh. Ani pa nga ni Jeric. Maani mo'y nagtatampo nga. Pero alam mo kung bakit hindi ko sila pinapatulan? Kasi at the end of the day, alam ko nga akin ka. At ako lang ang mahal mo. Mamisi nga ito. Ganun din ako sa'yo. Tuwing maraming higad na umaaligid dyan. Mahal na mahal mo kaya ako. Kaya wala akong paki sa kanila. Sad nga nito habang yakap sa tagiliran nga si Jeric. Mahal na mahal kita, asawa ko. Hindi ka kailanman nagkakamali sa bagay na yan. At mas mamahalin pa kita sa paglipas ng mga araw. Paulit-ulit nga ng pinatakan nga ng halik ni Jeric ang kanyang noo at buhok. Mahal na mahal din kita. Sagot nga ni Clara. I love you, Clara. Kahit anong laro ang ipanalo ko para sa'yo, gagawin ko. Sagot nga muli ng binata. At masaya nga sila sa kanilang isang buong malaking pamilya. May mga desisyon talaga tayo sa buhay na minsan pinapahirapan tayo sa pagpili. Minsan, kahit alam na nga natin ang kalalabasan, pinagpapatuloy pa rin natin dahil alam natin na dito tayo sasaya. Pero huwag tayong magdesisyon sa mga panahong nilalamon nga tayo ng galit. Hayaan natin ang ibang ipaliwanag ang side nila at irespeto yon. At the end of the day, kailangan pa rin naman nating magdesisyon kung papatawarin ba natin o kakalimutan na lang ang taong nakasakit sa atin dahil nga mas masaya ang buhay kapag wala nga tayong tinatanim na galit sa ating puso. Kaya piliin nga nating magpatawad as long as nakita naman natin na natuto at bumawi nga ang isang tao. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Jeric at Clara. Thank you po sa lahat ng mga walang sawang nakikinig at shoutout po sa mga sumusunod. Macrina Orio of Bourbon, Cebu, Charlene Reneba of Camarines Sur, Bicol, Cleo of Hong Kong, Teresa Bulie Fenovares, Berry, Beth Sardina, Elvi Candontol, Susan Upaga, Leia Rostata, Lucita Martin, Jennifer Saulon of Kuwait, D-Fay, Presbyteros Rose, Sapphire, Love, Magnayon, Froilan Villarasa, Juliet Caday, Imelda Forteza, My Vlog TV, Marilyn San Jose, Teresita de los Santos, Zenaida Porter, Jenaline of Kuwait, Loida Dasser, Karen May Plato, Lina Rojas, Emily Borac, Lorna, Nena, Mercy Villantes, Elia Evangelista Anderson, Rosemary Corpus of San Fernando La Union, Andre Corpus, Seven, Blue Star, Flor Cabrera, Fatima, Closer Food, Iris Bojongan, Jeyo, Chris Delmotivi, Pres Calvilla Havana, Merlin Bilbar, Juliet Caday, Jerry Ramos, Presbyteros Rose, Angeline, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po sa lahat and happy Friday everyone!